sa local government. Ako ay sa serbisyo publiko, ako po ay laking local government. Kaya naman po, noong ako'y gobernan pa sa Ilocos Norte, pinagmamasdan po namin at pinapakinggan po namin ang mga pangyayari sa Maynila. At pinapakinggan namin ang mga sinasabi at ang mga hinaharap na programa at proyekto ng ating mga mataas na opisyal. Ngunit sa aming pagkakinig ay hindi namin narinig na napapag-usapan ang mga problema ng pangkaraniwan ng Pilipino. Kami po sa local government, araw-araw po namin kaharap ang tao, hindi po politiko ang harap namin. Kaya alam namin ang problema na dinadaanan ng ating mga kababayan. Ano po yun? Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang pagpatuloy na walang trabaho, ang kakulangan sa ating eskulahan, sa ating educational system, ang katiwalian po na nakikita ang nangyayari sa pamahalaan. At ang infrastruktura na kulang na kulang na pagpupulang ulit ng ating pamahalaan. Kaya po, kung dumating ang pagkakataon, sinabi po na parating na ang kampanya, sinabi na parating na ang halalan, sabi po, ito na siguro ang aking pagkakataon na maglagay, magkaroon ng boses ng ating mga maliliit, ng ating mga maralita sa national government. Dahil habang tumatagal po ang panahon, nararamdaman po natin ang national government po natin ay panayunan ng palayo sa taong bayan. Yung po ba mga problema ninyo hinaharap ninyo? Paano kayo nipapakainin ng inyong pamilya? Paano nipangaralin ng inyong mga anak? Paano kayo maghahanap buhay? Ito po ang mga problema ito na araw-araw ninyong umiisip. Hindi po natin narinig ang ating mga matataas na opisyal na pinag-uusapan nila at binibigyan nila ng pansin upang hanapan ng solusyon ito mga problema ito. Kaya po, sa darating, kaya po, sana pag ako'y nabigyan ng pagkakataon, pag nabigyan po ng pagkakataon ang upo bilang sa Senado, bilang isang senador, ipapaalala po natin sa ating mga matataas na opisyal na tayo po ay inilagay natin ang mga tao sa matataas na opisyal hindi po para mapolitika, hindi po para mag-investigasyon na wala namang nangyayari, hindi po para magpayaman, hindi po tulungan ang ating mga kababayan, bigyan ng solusyon ang mga problema ang hinaharap ng mga taong bayan at bigyan ng kahit konting ginhawa